Mag-uumaga na nga pero hanggang ngayon tulog pa ako. Kunakunarihan lang natulog-tulugan ako dahil ang totoo nakasit talaga yung cellphone ko. Siyempre, another day na naman sa akin to dahil marami na naman akong gagawin this day. Sinabi na nga ang gigising ako, eh bakit nahiga na naman ako, pisting babaeng to. At ito na nga, dumungaw ako sa bintana, tinignan ko nga, aba, mukhang tanghali na naman ang gising ko. At dahil nga nagising na tayo, eh kailangan na natin maglinis. Dahil mga ilang araw na din na naman, na hindi na naman ako nakapaglinis ng maayos dito sa bahay. Nag-umpisa na nga akong magwalis at winalisan ko ng mabuti hanggang sa kasuluk-suluk lukan ng mga sofa dahil kailangan ko talagang tanggalin yung mga alikabok at mga dumi sa gilid-gilid. At habang naglilinis na nga ako, inutusan ko na rin si Hana para magluto ng kanin. At dahil nga pang hapon lang yung schedule niya sa school, nagpatulong na lang ako para mas madali kong matapos itong gawain ko dito sa bahay. After ko nga nagwalis, nag-start na rin ako magpunas-punas sa mga display toys namin dahil napansin ko na ako, sobrang dami talagang alikabok na naman. Ito talaga yung pinaka-worst na ginagawa ko everyday dito sa bahay. At kung hahayaan mo kasi na hindi mo pupunasan ito ng araw-araw, naku po, mag-iipon ka talaga ng napakaraming alikabok. At isinunod ko na nga rin ang pagmamap ko sa mga kwarto at dito na rin sa sala. At alam nyo bang tatlong beses talaga ako magmap sa isang araw? Dahil araw-araw nga nalabas-pasok ang mga pamangkin ko. Dahil dito sila tumatambay. At dito na rin sila naglalaro. At tuwing papasok sila, mapapansin ko yung mga paa. Naku, Diyos ko po, ang daming mga putik at kung ano-ano pang mga itchiness ng mga paa nila. Kaya araw-araw din akong nai-stress talaga sa kanila. At nung natapos na nga ako mag-map, isinunod ko na rin ang paglilinis dito sa labas. Everyday ko din pinupunasan tong table namin dito sa labas kasi everyday din na nagkakaroon ng alikabok. Hay nako, puro na lang alikabok yung laman ng videos ko. At isinunod ko na rin yung paglilinis dito sa mini kitchen namin. Huwag nyo nang itatanong dahil for sure mayroon na namang alikabok dito. Pagdating kasi sa kusina, medyo sensitive talaga ako dito. Kailangan malinis na malinis talaga ang kusina namin. At syempre, dahil dito tayo nagluluto ng pagkain natin sa pang-araw-araw. Napansin ko, may mga langgam din na umaaligid-aligid dito sa mga utensil namin. So kailangan talaga, linisin ko talaga ito ng bonggang-bongga. Diyos ko po, mapapagod na naman ako nito. Itong batang to, wala nang ginawa kundi kumain ng kumain. Basta tinititigan na lang talaga akong naglilinis dito sa bahay. Hay nako, wala ka talagang makasahan dito. At binalikan ko nga yung labas para walisan ulit dahil nakalimutan ko na may basura pala sa gilid. At buti na lang, nag-igib na rin ng tubig si Hana doon sa puso. At sa wakas, natapos ko din ang paglilinis ko dito sa bahay. Kaya pwedeng-pwede na akong magkape. At kahit medyo late ako sa paglilinis, aba, hindi pwedeng-hindi ako magkape. Dahil para sa akin, coffee is life. Lumabas ako dahil meron akong naamoy na kakaiba. At nang napadungaw ako sa gilid, nagulat ako, akala ko mga patay na uod. Mga aluting pala na kinuha nila sa dagat. Sa ganitong oras, sobrang init talaga. Pag tinitignan mo sa kalsada, nako, umaapoy talaga yung kalsada. Parang ayaw mo talagang lumabas kasi kulang na lang masusunog ka. Pati mga halaman ko, napansin ko, sobrang dry na sila. Nako, Diyos ko po, sobrang init talaga tong panahon na to. At dahil alas 12 na, kailangan nang pumasok si Hana dun sa school nila. At naghihintay siya ng tricycle na masasakyan niya. Matyaga din tong batang to dahil always siyang nagko-commute. At buti na lang gumawa si Daddy ng ganitong upuan sa gilid ng kalsada. Sinamahan ko na rin si Hana para maghintay ng tricycle. At nung nakasakay na nga si Hana, agad-agad na rin akong pumasok sa loob dahil sobrang init talaga sa labas. Sobrang happy ko na naman kasi natapos na naman yung paglilinis ko dito sa bahay. Parang completely day na naman yung nangyari sa buhay ko. Kaya naman hanggang dito na lang, kabsat. Salamat!